guys, pagpatuloy ko yung aking kwento habang ako'y naglililit nito, ano, ito'y nililagyan ko ng ano, ng aking trabaho. Doon na ako magtutuloy sa noo, di tapos na ako ng high school, no, na ano na natin, no, natakal na natin yung pagtapos ng high school. Dito na ako nung college life. Sa noong, sa 16 naming magkapatid, take note, 16, labing anim naming magkakapatid, ako lang ang nakatapos ng college. Pero super ang paghihirap ko nung college ko. Dahil ang sinabi nga ng tatay ko na hindi niya ako kayang paaaralin. So, syempre, ang lola ninyo ay gusto mo matapos. Dahil yun ang pinakapangarap ko nung araw eh. Yung may matapos ako. At ang number one kong pangarap ay yung gusto ko mag-criminology. Kasi gusto ko mag-pulis, gusto ko mag-sundalo. Yung parang ganun ang mga tipo ng trabaho na gusto kong pasukin. Kaya lang sabi ng tatay ko, huwag daw akong mag-pulis o kaya mag-sundalo. Kasi marami daw yung pay sa amin, maaga daw yung buhay ko, madali daw akong mamatay. Alam mo naman yung mga magulang nung araw. Muntik na nga ako mamatay, tapos yun papuponin ko, baka doon ako matuluyan. Ayun ang ayaw ng tatay kong mangyari. Ngayon, ang sabi ko naman, okay lang. Ang sabi, ayaw talaga ng tatay ko, huwag daw talaga, hindi ko talaga. So, okay lang. Kumuha ako ng nag-umpisa ng first year college ko sa Maytibiao, sa Taryo Lim Memorial College dati, no? Sa Taryo Lim Memorial School of Fisheries, no? Tapos ay TLM Asof eh. Taryo Lim Memorial Antique School of Fisheries yun. Ngayon, dahil sa wala namang edok doon sa Taryo Lim Memorial, ang kinuha ko lang is BS Fisheries. Related din siya kasi prerequisites din ng education ng mga subjects noon. Ngayon, edi okay na sana ako doon. Hanggang first year college na, nandun ako na ninirahan sa tiyahin ko. Super sikap lang talaga kasi hindi madali ang buhay ng estudyante lalo na pag high school. Sa madaling salita, natapos ko ang first year college sa Taryo Lim Memorial High School. Ngayon, doon lipat naman kami sa, lipat ako doon sa na Antique School of PSA, Polytechnic State College of Antique, yon sa PSA sa Sibalom. Na dating ASAT, tapos naging PSA, tapos may ewan ko ngayon, bumalik na naman yata sa ASAT, ano. Ngayon, ang buhay ko talaga napakahirap dahil una sa lahat ang tuition fees namin noon parang 15 pesos yata per unit noon ng ano nung college ko noon yung tuition fee. Ngayon dahil sa hindi normal ang aking enrollment no, parang hindi siya irregular siya no. Dahil transferring nga ako. Ngayon doon, nagkaroon ako ng chance para i-load ko lahat ng ano ng subject ko. Kung ano pwede. Sige, i-load ko lahat yun. Na supposed to be, ang second year is 18 units lang yata ang pwede yun eh. Sa second year. Pero hindi, ako, binuo ko yan. Niload ko ang 21 units. Sa second year na college ko. At ang we'll be right back.
Napilit ko sila. Kasi tay ka ko, kailangan ko talaga yun. Kailangan ko, hindi po pwede na hindi ako kakumaga-scholar kasi hindi ko kakayanin. Wala eh, habang lumalaki na, naging malaki na ang gastos ng ng mga project. Yung tapos pag nag-thesis pa, doon sa thesis pa lang, hirap na hirap ka na kasi laki na ng magagastos. Pero kung nasa scholarship ka, wala kang gastos talaga eh. Pocket money mo pag may thesis, okay lang. Pero yung gastos sa buong eskwelahan na yan, may allowance ka pa. The uniform mo, sagot nila yung school supplies mo, sagot talaga ng study now, pay later. Yun lang ang marriage contract. Alam mo na, na pati nga yung ako eh, pati yung birth certificate ko, nung pinunta ko, nung kinuha ko sa, kasi man, nakarating ako ng college na wala akong birth certificate. Kasi nung araw, hindi yan gaanong requirements eh. Ngayon, basta kung ano lang ang sa form 148 mo, magmula nung grade 1 hanggang high school, yun lang ang kukunin pag nag-college ka na. Wala na yun, hindi na hinahanap yung birth certificate. Pero nung nag-scholar ako, hinahanap yun. Eh, wala nga akong wala akong birth certificate. Ang ginawa ko, pumunta ko sa, sa civil registrar ng Lawaan. Yun nga akong wala akong pangalan. May pangalan man ako doon, nalayo ng hindi yung tunay kong pangalan na dinadala sa school, mahaba eh. Maria Lourdes Hilaria Maribeth. So, ang dala-dala ko lang magmula grade 1 is Hilaria lang. So, kailangan kong baguhin yun para hindi naman, kasi kung bagwag kong sundin ko talaga yung nasa birth certificate ko, magpapalit ng pangalan magmula grade 1 hanggang college na. Pero kung ang dadalhin kong pangalan ay yung ginamit ko na magmula grade 1 hanggang college. Hindi isa lang. Parang isang lakad lang. So, ako ay ilang taon na ako na 17? O 12? 14, 16, 17? O 17 nga. 17 na ako nung nagpalit registration ako. Tapos at the same time, ang tatay ko, pinakasal ko rin sila. Biro mo, pumunta si tatay sa mayor. Tsaka yung nanay ko. Nanay ko naka-duster lang. Si tatay ko, naka-short na galing pa sa dagat. Kasi nangingis na. Tapos wala pang tsinelas. Akyat kami sa munisipyo. Eh, nakataon naman na kumpare niya yung mayor doon. Ay, nabigyan sila. Hindi naman as in kinasal na kinasal. Basta pumirma lang sila doon. Tapos kasi, ang dami na namin, eh, kailangan pa bang basbasan. Diba? Basta pumirma lang sila doon. Eh, ang nanay ko hindi naman marunong sumulat. Yung sabi ko nga eh, ang nanay ko makasulubong man niya eh, kasing laki ng kalabaw na ah. Hindi niya nakikilala kasi hindi nakakatapak si nanay kahit grade 1. Nakapasok naman talaga pero hindi niya natapos. Kasi bata pa lang yun, grade 1 pa lang, nag-umpisa na siya magnganga. Eh, pinagtatawa na ng mga kaklase niya. Umayaw na siya, hindi na siya nag-aral. Maganda nga si nanay. Sexy. Pero yun nga lang sinasabi ko na kung wala ka talaga, maganda ka nga kung wala kang pinag-aralan, parang ganun ka. Oh. Diba? Yung ganun nga, ginaganyan ka. Gaganun ka na nga, gaganyunin ka pa yung ganun. Kaya ang tatay ko, kahit na ganun ng itsura, na kumutustusin, parang alangan sila ni nanay kasi nanay ko maganda, makuti, matangkad. Ang tatay ko naman, yun ang sinasabi nila na maliit na nga, medyo kahawig pa ng yung ayaw ko nang sabihin kasi parang
lagi naman sinasabi ni tatay, kahit ganito lang ang tatay nyo, buntot na lang kulang, pwede nang umakit sa kahoy, hindi nyo na ako nire-respeto. Pero sa totoo lang, sobrang respeto namin sa tatay namin. May takot kami. Ang tatay namin, kahit apat lang kami ang mag-ikot dyan. Halimbawa, dito si tatay sa gitna. Kahit yung panganay, pangalawa, pangatlo, pang-apat lang, or hanggang lima, ikutan lang namin si tatay, hindi na makikita. Salit na. Kasi ganun siya eh. Ito si tatay. Ito si nanay. Ganun. Maliit na, mapandak pa, nanay ko, medyo totoo yan. Pero, hindi mo man, grade 5 lang tinapos ni tatay, pero napakagaling niya talaga. College na ako, nagtatanong pa ako sa kanya ng English eh. Oh, magaling siya sa grammar. Ay, naku, sabi niya, malaki na kayo, you cannot talk English well. Sabi po naman sa amin yan. Oh, ano, saan kayo nag-aaral? Sabi niya, ganyan pa sa amin. Oh, tatay ko na ganyan yan. Kaya, medyo, ano talaga siya. Eh, nung nag-aaral ako na yon, nung naipasa ko, at awa naman ng Diyos kasi yung aking grades, pasado naman dun sa scholarship, tapos yung aking, yung kay ano ko parang criteria ko parang magkumuha ng scholarship ay pasado yun, kaya pasalamat naman talaga ako hanggang sa nakatapos na ako. Nung nakatapos ako, gusto ng PNB na maibalik sa kanila yung nagastos nila, kasi ang nakuha ko kasi is BSE eh, Bachelor's of Science Secondary Education, di ba? Nasa secondary edok ako. Kaya, nung makatapos ako, nakuha ko naman siya, naglisensyado naman na ako. Ngayon, sa gusto ng PNB na makatapos, makabalik, maibalik ko ang pera nila, umanap sila ng open slot na papasukan ko. Eh, ang sabi ko, kaya nga ako kumuha ako ng high school teacher. Kasi, mas gusto ko pang kausap ang mga high school kaysa sa mga bata. Kasi, napaka-exilang talaga yung pasensya ko sa mga bata. Kulang talaga. Hindi ko kayang sakyan. Pero kung mga high school kasi, palibasa ako yung tumboy, yun ba, ano talaga, yung maganda yung ano ko, maganda ang kakayahan ko, okay sa mga high school. Kasi madali ko silang mag-deal, kasi pare-pareho lang kami, at madali ko silang pag-usapan, mga nadadala ko pa sila, takutan. Yun. Kasi kung nung araw kasi barbilista ako, karating ako sana sa palarong pambansa sa Zamboanga. Ang event ko ay weightlifting. Galing ko noon, talaga naman bara ako talaga ang dating. Kahit na ngayon medyo matanda na ibara-bara ko pa yung dito ko. Pero hindi naman na talaga. Okay, babaeng-babae naman ako ngayon. Ngayon, nung nagturo na ako, ito na ang sakit noon. Doon ako binigay. Substitute pa lang naman yun, hindi pa talaga permanente, kahit kasi nga hindi naman yun talaga ang linya ko. Kasi di ba ang high school teacher pwede magturo sa elementary, pwede magturo sa college, pero yung elementary education teacher sa elementary hindi pwede magturo sa high school nor sa college. Ngayon ako, dahil doon ako sa grade 2 pa, take note, sa grade 2 pa talaga, sa mga 8 years old na bata, mayroon akong eskwela na napakasutil, grabe ang pakasutil. Ngayon, binatawag ko yung nanay niya, hindi lang siguro twice, kundi lagi na lang sa tuwing gagawa ng katarantaduhan yung pinatatawag ko nanay niya. Ngayon, nakiusap ang nanay niya kung pwede daw patapusin lang ang exam, kasi ililipat daw niya ng private, kasi kahit na halos lahat ng private schools daw ay kanyang pinasukan na sa anak niya, talagang gumigive up talaga. Tapos nung minsan na talaga sabi ko, kunin mo na yung anak mo, hindi ko kaya. Sabi mo naman sa akin, kaya ko nga pinasok yung bata dito kasi, at saka akin pa binilagay ha, kasi matapang daw ako, kasi tumboy nga ako. Kaya nga sa akin daw niya nilagay. Sabi niya, hindi daw niya kaya. Sabi ko, dapat kasi sa bahay pa lang, turuan mo na siya. Eh, hindi nga daw eh, hindi daw siya pinapakinggan eh. Ikita mo, sabi ko, mami, kung nag-iisa nga lang anak mo, hindi mo kaya. Whereas ka ako sa akin, tingnan mo yung mga bata ko. 42, sabi ko. Hindi naman pwede nga, tutukan ko lang siya. Kasi, paano naman yung iba kung siya lang ang tutukan ko? Yun ang sabi ko sa kanya. Yun ang pakiusap niya sa akin. Tapos lang ang isang.
okay, nandito na tayo sa exam, araw na ng exam. Yung ginagawa ng bata, yung lastik ko, yun na ganun, pinipitik. Ngayon, ginawa ko yan, nilagay ko siya sa likod para hindi siya hindi na siya mapansin ng mga kaklase. Eh, yun na. Walang ginawa ko ni, ginalamo ko yung papel, ibato, o kaya itirado rin ng lastik ko, yung ganyan. O, ang ginawa ko naman, kinuha ko siya doon kasi, ma'am, si ganito, ma'am, si ganito, mga bata pa. Mayroon akong stick na ganyan lang kalapad na ginagamit ko sa blackboard ba, pag nagtuturo. Ang ginawa ko ngayon, nilagay ko siya sa unahan na nakaharap sa blackboard, nakatalikod sa mga kaklase niya. Ganun ang ginawa ko para hindi niya mapansin ng mga kaklase niya. Yung mga kaklase niya, hindi rin siya mapansin. Ang kaso, talagang sa sutil na bata, lumingon na yun sa akin. Tapos sabi niya, sabi niya sa akin, gaga, bigaan. Bigaan, kung sa Tagalog kasi parang puta, yung karong bigaan eh, no? Landi, parang ganun word na kung itatagalog natin. Pero sabi sa amin kasi, gaga, bigaan, bigat lang, tumboy. Yung talagang inaasar ka. Ngayon sa pag-asar ko sa kanya, yung bang napitik ko siya, yung ginanyan ko siya, umiyak yung bata. Pag-iyak niya, sabay dampot ng eraser at binato sa akin. Pagbato sa akin, tinamaan ngayon ako. Pagtama ng eraser sa akin para nandilim yung paningin ko, sinipa ko ngayon yung galon ba na ginagamit namin pang dilig sa halaman niya, binubutas-butas yung nagawang sprinkle can, di ba? Pagsipa ko ngayon, tumalbog sa blackboard, tumama sa kanya. Di halos lalong sumigaw talaga ng iyak. Tapos gigil na gigil talaga ako. Eh habang umiiyak siya, mas lalo siyang nagdadakdak na, sabi niya, susumbong kita, ganyan, susumbong kita, ganyan, biyaan ka, tumbay. Eh lalo na ako naiinis. Yung init ko na yun, yung galit ko na yun, yung stick na hawak ko na yun, para pinalo ko ng pinalo sa kanya na walang tigil. Walang tigil talaga, as in, halos biyak-biyak na yung kawayan na pit. Biniak na kawayan na yun, halos biyak-biyak na yun ka. Hala, banat ko ng banat sa kanya. Misigaw na yung mga bata, ma'am, tama na. Yung parabang ang tingin ko sa kanya ay parang aso na galit na galit. Yun ang tingin ko sa kanya. Na, alam niyo yun, yung aso na galit na galit. Ganun ang tingin ko sa kanya. Kaya banat ako ng banat. Hala, hindi ko talaga tinigilan. Nagtiiyaka na yung mga bata at saka naglulupay-pay na yung batang yun, hindi ko talaga siya tinitigilan. Sige pa rin ako talaga, talagang banat ako ng banat. Kung hindi dumaan yung janitor namin, hindi ako naawat, baka napatay ko yung bata. Talaga naman, mabilang mo yung bakanting balat na walang latay. Yung bakanting balat na walang latay, mabibilang mo. Pero yung latay niya, hindi mo mabibilang sa dami talaga ng latay. Parang nandilim ako, paningin ko, umupo lang ako yun. Nung makita ko yung bata na lupay-pay na halos hindi na umiiyak, umupo lang ako. Tutok ko na lang dibdib ko kasi parang bang huli na yung reaction ko na parang bakit ko ginawa, yung ganyan. Hindi na umiiyak yung bata kasi lupay-pay na siya. Kinuha na ng janitor, tapos tinawag yung nanay. Tapos yun, siyempre, dahil ng nanay niya ay doktora din. Madali niya lang nakuha ng ano yun. Tapos sabi niya, anong ginawa mo? Sabi ng nanay niya sa akin. Sabi ko sa'yo, mami, hindi ko talaga kaya ni. Yung anak mo sobra talaga eh. Nagtitrigger talaga sa galit ko eh. Sabi ko ganyan. Hindi ko na nga pinapansin, pero talagang pinupukaw niya talaga yung galit ko. Tapos nagpunta na kami sa principal's office. Yun. Hindi naman nagdemanda ang nanay. Hindi naman ako kinasuhan. Kasi nga, ngayon, nag-sorry lang din naman ako. Nag-sorry din siya sa akin. Kasi nga, ang sorry niya sa akin kasi kinumpis ka yung lisensya ko eh. Ang sorry niya sa akin kasi nawalan ako ng trabaho dahil sa anak niya. Sa pagpupumilit niya na ipasok ang anak niya, nawalan ako ng trabaho. Ang sorry ko naman sa kanya dahil hindi ko rin napigilan yung galit ko at muntik ko lang din mapatay yung anak niya. Yun lang yun. Pero yung principal naman na tumawag, tinawagan naman yung aming district superintendent, Aurelio White Ating. Kinuha naman, dumating naman siya nung araw na yun. Ayun nga, kinuha yung lisensya ko. Sabi niya sa akin, maano mo naman to naman, sabi niya, makuha mo naman uli ito.
makakakuha ka naman uli, sabi niya. Maritin mo to. Sabi niya, makaklaim ka uli nito. Kung makakapasa ka uli. Papasahan mo, sabi niya, yung CSC. Kumuha ka ng exam. Hindi mo na dadaanan ang katulad ng dinaanan mo dati. Once na pumasa ka, makukuha mo uli yung lisensya mo. Eh, ang takot ko lang, baka mamaya eh, sobrang galit ko na naman. Yung unmuntik mamatay, baka sa pangalawa makapatay na ako. So, hindi ko na hinangan. Tama na. Parang ganun ang nasa isip ko. Ayoko na kasi mahirap na. Mahirap talaga. Kasi ano eh, yung sitwasyon ko para akong, para kang tubig na kumukulo. Alam mo yun? Tapos yung kumukulong tubig, hinulugan mo ng isang buong itlog na may crack, di ba, sasabog. Yun parang ganun. Parang ganun nangyari ng galit sa akin. Kaya yun ang ano ko, yun ang pagsisisi ko. Kasi actually hindi ko naman talaga totally pinagsisihan, kundi nanghihinayang. Yun, hindi pagsisisi ang tamang term dun eh. Nanghihinayang. Kasi sa haba ng sakripisyo ko, sa haba ng pinag-aralan ko, halos buong buhay ko, nilaan ko na sa pag-aaral ko. Tapos sa isang iglap lang, 2 years ko lang napakinabangan na wala na yung pinag-aralan ko na yun. Parang nawalang, parang bula, ganun. Eh, anong gagawin? Eh, kung hindi ko mamatay man ako sa konsumisyon sa batang yun. Pero hanggang ngayon, pag nakita ako ng nanay niya, andyan pa rin yung pagsusuri ng nanay sa akin. Kasi kung hindi daw dahil sa anak niya, hindi ako nawala ng lisensya. Pero bless in disguise din naman. Dahil kung nagtuturo ako ngayon, wala ako dito sa abroad ngayon. Diba? Ganun lang din eh. Paano nagawin? Kasi, dapat kasi, criminology ang ano ko, yung aking kurso. Nakumuha ako ng exam sa Napolcom. Pumasa ako, tinago naman ni tatay yung resulta. Hindi naman pinakita sa akin. Yung sinabi sa akin na mag-report sa ganitong petsa, hindi ako nakapag-report. Kasi yung notice na pinadala sa bahay, si tatay yung nakakuha, siniksik na dun sa pinakabubong. Sinutsot niya dun sa bubong na hindi ko makita. Ngayon, nung makita ko, tapos na yung petsa na dapat ako nag-report. Nawala na naman ako ng gana. Ganun lang. Pero yun talagang pangarap sa buhay. Magiging sundalo. Magiging polis, kung ano man. Ganun lang. Basta nandun ako andalmeri sa mga ganyang servisyo ang gusto ko. Kaya, nagpamanila ako nung time na yun. Kasi sa ako, alam niyo nung araw, di nawalan ako ng lisensya ngayon. Parang ano na ako, happy go lucky, yung parang ganyan na lang. Kung saan may bailihan, ano, ni nang iimbita yung mga barangay kapitan sa akin, lay, magdala ka ng ano, magdala ka ng dalaga, may bailihan. Ngayon, mag-iikot ako niyan, kung sino mga dalaga na magaganda, yun. Ako nagdadala sa kanila doon sa bailihan, special kami. Siyempre, papakainin kami ng barangay kapitan, iingatan ka. Hanggang, basta ganun. Ako lang ang kinukontak ng mga barangay kapitan pagka may mga sayawan. Tapos kami rin magkakapatid, mahilig din naman kami. Kami taga-bukas ng sayawan, kami rin taga-sara ng sayawan. Diba? Bailihan. Pag kami dumating sa bailihan, ang dami talagang mga meron. O hanggang sa umaga na yun, sisibol na yung siyaring araw, andyan pa rin, may nagsasayawan pa rin kahit ano na yung mga mata, mabilasa na. Sige pa rin, sayaw pa rin. Dami pa rin nakikipagsayaw. Basta nandiyan kami. Yun ang tawag sa amin nun eh. Kami taga bukas, kami taga sara ng baylihan. Kaming magkakapatid. Kasi, pag pumunta man kami, galing kami sa Tibiyaw, kami magkakapatid, lalo na yung panganay, ako at panglima na yun. Tatlo kami, galing kami sa Tibiyaw. Lakad, naglalakad kami. Minsan kasama yung pangalawa. Yung pangalawa kasi parang ano siya eh, parang pagong na malabo ang mata. Ganun ang tawag ko doon kasi napakahinhin. Hindi siya katulad namin barog-barog. Eh, lalo na ako kasi tumboy talaga ako. Galing kami sa Tibiyaw papunta sa Lawaan, which is lalakarin namin ng 18 kilometers. Diba? Mula sa Tibiyaw pa Lawaan. Dadaan kami sa tabing dagat. Pag medyo high tide, lipat kami sa kalsada. Ditingala kami dun sa mga niyog na may mga salong. Diba? Pag nakita namin na mukhang hindi pa na nakuha, akyatin ko ngayon, kukunin namin yung tuba. Kasi ako eh, nagpananggot pa na ako eh, mananggete ako eh.
kukunin namin tuba, tapos tatagay-tagayin namin niya habang naglalakad. Pag nadaanan namin yung tubo na medyo pwede nang pakusin, nanakawin namin yan. Pero sumisikaw naman kami. Sabi namin, panakaw ng tubo. O, di ba? Hindi man niya narinig. Least naman, kung sino man nakakarinig, alam nila na nagpapaalam kami, di ba? Yun nga lang, panakaw ng tubo. O, di ba? At least, nagpapaalam. O, ganon. Kung minsan, may madadaanan kami may tindang tuba sa tabing daan. Ganon kasi nilalakad lang namin magmula. Tibia palawaan, kung wala kaming masakyan, lalo namang may last trip eh. Pag alas 3, last trip na. Hindi kami pwedeng hindi umuwi kasi, halimbawa, Biyernes yan. Last trip, alas 3. Nakalabas kami, eksakto alas 3, dumaan na yung last trip. Saan ang gagawin namin? Ulalakad kami. Paano naman hindi lalakad? Kasi yung pupuntahan namin, pagdating namin ng lawaan, mayroon pa kaming pupuntahang baylihan. Kailangan namin umuwi. Kahit lakad lang, sige, lakad namin yan. Pagdating sa bahay, pahinga lang ng konti. Haya na, mag-aayos, bit-bit ng kung ano-anong bit-bit yan. Mayroon kaming baston na dala, may mga kutsilyo kaming dala. Sugod kami sa mga barabarangay, mga bariyo-bariyo kung saan may baylihan. Ganun katindi kami. Matakaw kami sa baylihan, matakaw kami sa lahat ng bagay. Yung ganyan ba? Minsan, kung di kami papayagan ni tatay, tatago namin yung damit namin doon sa lagayray. Dadalihin namin doon, tatapok namin. Tapos pag nititi naman si tatay pagtulog, tatalo na kami sa bintana kasi yung bintana namin noon, kaya namin bumaba sa bintana na hindi na kailangan tumalon. Kaya mo rin makita tao sa loob na hindi mo na kailangan umakyat. Yung ganun, yung pag tumayo ka sa bintana ay hanggang dito. O diba? Ganun, na tinutukod lang ang sarahan yan. Pagkagabi, tanggalin mo yung tukod niya, magsasara siya. Pag umaga, tutukod mo, magbubukas siya. Ganun ang sistema nung araw. Diba? Mahirap eh. Ganyan kami nung araw. Kaya, pagka ganun, pag nagpaalam kami kay tatay, sasabihin naman ni tatay yan. Sino kasama? Pag sinabi ng kapatid kong panin, kami, sasabihin ng tatay, pag hindi kasama sila, huwag kayong umalis. Diba? Akong pananggalang ng tatay. Kasi alam niyo eh, ako yung tipo na walang inaatrasan. Tsaka, kayang-kaya. Diba? Sige, hanggang dito lang muna. Kasi, susunod natin yung video ko nung umuwi, nung nagpa-Manila ako right after na nawalan ako ng trabaho. Susunod na natin yun. Nung nasa Manila na ako, yun ang time na kung paano ako nagkaroon ng asawa. Yung ganun. Yun naman ay medyo ibang klase naman yun. Okay? Hanggang dito na muna. Bye-bye!